in the late game. Ano yun, Batters? So, si Raflicia ang magiging show tank dito. Rebo has, sabihin na natin, Rebo is going to be the offlane Alice. And offlane Alice isn't really popular dito sa MPL PH. Uh-oh. But for other countries, sikat to. Uso, umuso ang Alice. At mukhang eto na nga ang mauuso. Ihanda nyo na mga ranked games nyo. As Alice is back. Nakita na rin natin to nung isang araw actually. I think BSB was the one who pulled this off. But let's move on. Dahil Pew will is going to use the Chang'o. And against the Kagura Greed, Aura PH, sila mauna dito. Sa Lito Wanderer at sa Purple. Pero mag-aabang dito si Flap Tizzy sa Orange Bops. Spotting out Kiluwash. Butters, let's look at the items. Okay, so merong, well, it's the standard builds for both of the teams. Walang nagpa-plano mag-invade dito. Yes. And currently, it's put in a very low HP threshold. So, ito na lang yung iisipin natin dito. Rebo needs to get level 4. Uh-oh. And medyo mahirapan kasi sa lane na yan because Alice doesn't really have a good kit against an Esmeralda. Yeah, actually, mahirapan ang Alice kapag sa from level 1 to level 4. Tama ka. Kapag up-again siya sa mga fighters na kaya kagad bumakbak. Which is actually, ang Esmeralda, hindi ganoon. Kasi ang Esmeralda, kailangan niya pa ng 2 levels para mag... Game. And papasok sana ako sa meta dive eh. Sige, pasok ka sa meta dive. That is actually called the... yung idea na yon is called the death brush. The death brush. So at times, being in a death brush, yun yung na-utilize dito ng BREN Esports. Uh-oh. They actually put people dun sa mga brushes na hindi chinecheck basta-basta ng mga kalaban. Special. Tignan natin kung magkakachikan nga dahil si Flap Tizzy will use the sandwalk. Okay. Meanwhile, Lassie will go for... for the poke! Kapag-ikot lang ng onte dito si Kiluwash. Aura PH targeting this top lane. BREN Esports mirroring it in the bottom side. First blood will go to BREN. There you go. The blood on activated. Carl Tizzy taking that kill. And nakita kasi dito ni Kiel VJ, syempre, na nandun sa taas yung mga supports nito BREN Esports. But he goes down. Sabi niya kay Rebo, Rebo, kaya natin to. Oo. O, taka, G. Ayun, hawakan mo lang. Ako bala. And kaya kasi ng Alice pumasok sa loob ng Torre with the Blood Oath ultimate eh. Oo. Madikitan niya lang ng onte, pwede siyang magkaroon ng negation ng dalawang tower hits kasi pwede niyang ma-heal. So, it's really good. And BREN Esports, knowing na may hero sa top lane, talagang sinugod nila si KLBJ. The shield was not enough for KLBJ to sustain that. Reset ngayon tayo ng buffs, Butters. Reset tayo ngayon ng buffs. 3 minutes into the game, the turtle is up as well. And look at the people dito on the side of BREN Esports and Aura PH. Oh. May nakasetup na. Rebo is put in a bad spot. A lot of stuns getting thrown out. Di nila mapatay because of the Blood Oath. Nice usage of the flame shot. Pero pinalamon ng mga meteor showers. Few, kailangan mo mag-ingat kasi purple. Yung meteor showers mo na yan, bawal ka gumamit ngayon ng purple. Ang sabi doon ni Few, Few sent 1 million stars papunta kay Grid. There you go. Future secured. Future secured para kay Grid. Sana all. Sana all talaga. 3 minutes in, 3 kills para dito sa BREN Esports. Crucial picks. Actually, we all thought na itong Esmeralda na to ay magiging make or break hero sa side ng Aura PH. Pero, sabi ng BREN, panoorin nyo, Manjin and Butter, sa shutdown namin oo. Yan. Oo. Alam mo, men, bawal nga talagang kumuha ng purple masyado ngayon. Bawal talaga. Bawal. Pero, alam mo, kahit atakihin ka ng army, nasa BREN si Mr. JYP. At kung ikaw ay K-pop fan, kilala mo na si Flap Tizzy yan. Now, sustaining the top lane, Kiluwash wala siyang magawa. Dino-double team. Oo. Si Kiluwash, Butters. And alam naman natin dito na Kiluwash won't really back down. Oo. Out of that, sabihin natin, Khalid. Kasi alam din ni Khalid, pag nalagay siya sa isang position dito na, or sabihin natin, HP threshold na hindi maganda, that's 100% going to be bad for his, alam mo yun, for his laning. Laning, oy! There you go. Oh! Oh my God! Yun na lang yung nasabi namin ni Butters dahil lusty, pagka-crossover sa kanya, na-crossover niya din. Wala siyang bola pero in-ankle break niya. Sabog, bali yung tito mo. Butters.
Lusty with an outplay to Raflesia. What was that? We all thought na maganda na yung initiation ni Raflesia dun. At alam mo ba anong sabi? Nino? Nung BREN Esports. Anong sabi ng BREN? 2-0 na natin to para makapagpahinga na yung mga staff. Kailangan na. Kailangan na dahil nga ME, dahil nga ECQ, BREN Esports, forcing Aura PH to react and now nakuha na nila yung tower sa mid lane. Mm-hmm. Man, ang so that was so unfortunate for Raflesia. Beautiful execution. Pero na-block by Lusty. Oh naman. Ang pinapakita lang dito ng BREN Esports is simple. Smart ako. Yun lang. Simpleng smart ako. Simpleng smart ako. Simpleng smart ako para sa BREN Esports leading by almost 6,000, controlling every side of this map. Butters, kahit may mountain shocker, it doesn't matter. Mas mataas ang range ng BREN Esports and hindi makapasok ngayon. Oh. Grid dito, nahuli. Grabe naman si Cartese! Eh. Pumasok! Tako po! Ay! Masyado atang dumulas. Dumulas lang si Colas, mga kaibigan. At nakakuha pa rin si Doc Toribo ng kill as KLBJ will also fall down. Cartese nanggigil, actually, on getting that kill. But it's still okay kasi BREN pa din ang lumalamang dito sa ngayon, Butters. 69 minutes para sa ating turtle. Basta ito. De bomba pa rin si Carlsy. The bomb. Siya ang bomba. Na BREN. Oo. Na-isolate. But again, ang hirap makapasok pala, men. Ng Aura. May meteor shower plus may flowing blood na sinasalo ninyo with all of these heroes na gusto sanang mag-all-in. The Esmeralda. Even yung YSS gusto niyan lumapit sa'yo eh. Oo. Para ma-max potential ng crits, hindi ka makalapit. Kakaiba ang galawan ng BREN Esports ngayon. Men, they're actually using their maximum potential of their lineup. Now, Aura PH, they can still win this for sure. Oo. Pero kasi, ang ginagawa ng BREN Esports dito, hindi nila binibigay yung breathing space na yon. Lagi nilang pinipersa lumabas. Kahit yung sariling purple buff dito ng Aura PH, hindi na nila makuha. Oo. And this is the first time na nakita kong nasa ganitong sticky situation ang Aura PH. Men, ang dami na natin nakitang games ng Aura PH na yes, nagka-comeback sila. Pero this time, wala akong makitang sign na baka pwede. Kasi lahat ng resources ay nasa BREN and walang sinasayang na move ang BREN. Probably yung nakuha lang kanina ni Carl Tizzy na death. Pero this time, natuto na siya. Oh my glove. Aura PH. How can they come back from this, Butters? What is the comeback ngayon ng Aura? Anong miracle play? They need BREN to make a mistake. And that's the only thing I'm seeing right now. And ito yung mga mistake na tinatawag mukhang natin. Mukhang ito na nga ata dahil pumasok si Doc Rimbo mag-isa pero tatlo ang nawala na at nakakuha pa ng mga kill dito. Si Lance! Hindi siya si Lanceta kundi si Lancelot siya. Papasok pa dito si KLBJ pero tapos ang Torre. Kalahati na ang buhay dito na base as Carl Tizzy will still pop the Lancelot. Triple Thorn Bros. BREN Esports still are the ones in control. There is this thing about this day, ladies and gentlemen, na 2-0 ata lahat ng laro. Now, this is still a possibility for Aura PH na baliktarin to. Oh, the oh. thing about it is, hahayaan ba ng BREN Esports? And, actually, Manjin, nakita na natin yung Aura PH sa mas malalang sitwasyon. Totoo. Pero sa tingin ko nga, ito na yung pinakamalala eh. Parang ito na yung pinakamalala kasi yung mga malalang sitwasyon na yon, may signs of life. Oo. Yung Aura, ito parang 2 kills lang ang nakuha nila. Usually, yung mga sitwasyon na nakikita natin ngayon, Butters, yung kill count, halos tabla. And yung gold count, hindi ganito kataas. 10,000 gold lead. Aura PH, known to do miracle after miracle plays. But this time, nasan yung Diggy? This time, nasan yung Arrival? This time, nasan yung Natalia?
hindi natin makita ngayon ano ang susunod. Now, Bren, going into the Lord after this one, pwede na ata matapos ang laban, Butters. Mm-hmm. And looking at it right now, there is a Lord take happening here for the side of Bren Esports. And they will get it. They will get it easily. Retribution is casted dito. There you go. Pero may nasipa dito. This is the pick of the baka kailangan nila. Pero lasty dito! Oh my glove! Eto na nga, pumasok dito si KLBJ. But ayun na nga ata yung miracle play. Pero si Raplesia, tinamaan dito ng espada ni Girl TZ. Makukuha pa dito ng kill si Doc Rebo. 30 seconds in the dead timer para kay KLBJ. 23 seconds naman para dito kay Raplesia. Man, I think eto na ata ang final hurrah. Bren Esports, still the ones on top. Kiluwash umiikot-ikot na lang. But where is the damage? Hindi na natin makita. Greed falling low. The Lord is here. Bawal nang mag-game number 3. Sulit na ang bayad. Bren Esports 2-0 against the defending champs. Aura PH.